Itinuturing na kabilang sa endangered species ang mga taklobo o giant clam. Kaya para maprotektahan, inilipat ang may 100 taklobo mula sa Pangasinan papunta sa Marine Protected Area sa Panglao Island sa Bohol. Bukod kasi sa pagsalba sa kanila, malaking tulong din ang mga taklobo sa biodiversity o pagkakaroon ng iba't ibang hayop at halaman sa dagat. 9 News to Go, si Mark Zambrano. Sa Bulinaw, Pangasinan pa lang, maingat ng binalot sa katsa at isinilid sa dobleng plastic na may medical oxygen ang 100 taklobong ito o giant clams. Pagkatapos ay inilagay ito sa styrofoam box bago din nila sa paliparan ng San Fernando, La Union. Yan ay para di raw ma-stress sa mga endangered species habang inililipad sila ng Air Force sa Marine Protected Area sa Panglao Island, Bohol. Paglapag sa Tagbilaran Airport, agad isinakay ng Philippine Army sa truck ang mga taklobo para naman mahabol ang 15 oras na palugid ng biyahe bago ito posibleng mamatay. Napakalayo na nang inabot itong mga taklobo na to. Mula Bulinaw, Pangasinan, ngayon nandito na sila sa bago nilang tahanan dito sa Panglao sa Bohol. Ngayon may pagkakataon tayong makita kung ano itsura nila sa bago nilang tahanan. Hanggang dito, todo ingat ang Coast Guard sa pagbuhat sa mga sensitibong pasahero na ilalagay sa ilalim ng dagat. Sa kalagitnaan ng misyon, nagbago ang panahon. Napakahirap tingnan nyo ilalim. Kasi kung makikita nyo, ang lakas ng alon. Kaya dahil malakas yung alon, yung buhangin sa ilalim ng dagat, nahuhukay niya. Kaya medyo malabo sa ilalim. Napakahirap makakita. Pero di natinag ang lahat at matagumpay namang naitanim ng buhay sa ocean bed ang lahat ng taklobo na daragdagan pa raw ng 100 sa Hunyo. Bukod sa pagsalba sa naglalahong species, inaasahang pasisiglahin din daw ng mga taklobo ang biodiversity sa dagat. Yung area po ng dagat nila is na-increase po yung number of species ng isda na nasa lugar. Yung parang dumi ng mga taklobo is also a source of food ng mga isda. Mula rito sa Panglao Island sa Bohol, Mark Zambrano, GMA News.